Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya sa gawing kanan, kami ay makapisan sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa't amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami tinulutang maligaw ng landas at ang puso namin iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ika'y bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita kay, magsisipangatal. Wala pang narinig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nananalig sa'yo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa. At ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na'y tuloy-tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin talagang masama, buhat pa ng una. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay duming di hamak.
ang nakakawangki ng sinapit namin mga dahong lagas. Sa simoy ng hangin, tinatangay ito at pinapadpad. Wala kahit isang dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isang lumapit sa iyo na tulong ay hingin. Kaya naman, dahil sa aming salay, hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ika'y aming Ama. Kami parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami at tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagomot, iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami't di na magtataksil sa'yo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami't tanglawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual, habang hinihintay niyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang magtapuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Alleluia.
pag-ibig mo'y ipakita. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito'y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinababahala sa kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inuutusan ang bantayang pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratlan niya kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa linggong ito, tayo po ay pumapasok ho ngayon sa panahon ng Adbyento. Ang panahon pong ito ay ang ating paghahanda. Para po saan ang paghahandaan? Para po sa darating na Pasko. Ang Adbyento po ay panahon ng paghahanda, panahon kung saan tinuturuan tayo na maghintay na may pag-asa. Tayo mga Pilipino, masyado tayong excited. September 1 pa lang ho, Paskong Pasko na. Magpapahinga lang ho ng October 30 to November 1. Pagkatapos ho nun, full swing na. Pero magandang tignan sa atin no, bilang mga Kristiyano at ganoon din sa ating pagbasa na ang naghihintay, may dalawang uri ho yan. Yung una ho, yung naghihintay na naiinip. Pag sinabi sa iyo ng kaibigan mo, magkikita tayo alas 8. Alas 8:30 na. Naiinip ka na sa pag-aantay sa kanya. Naiinis ka na. Naiinip. Pero, ganong klaseng paghihintay ba ang nais ituro sa atin ng panahong ito at ganon din ng ating mga pagbasa? Hindi ho. Nais tayong turuan ng panahong ito ng Adbyento na matuto na maghintay. Nasanay kasi tayo ng instant lahat eh. Lahat sa isang pitik, agad nakukuha natin. Ayaw natin naghihintay ng matagal. Pag matagal naghihintay, naiinip, naiinis. Pero magandang pansinin na meron palang paghihintay na merong pag-asa. Sa pagdarasal mo ba, pag may hinihingi ka sa Panginoon, ang pag-aantay mo ba ay may kasamang inis?
Lord, tagal-tagal mo namang sagutin dito. Ilang linggo na ako nagpupunta sa Quiapo, ilang Sabado, ilang Biyernes na ako, pati Linggo, dinamay ko na ho. Ba't hindi nyo pa rin ho sinasagot yung panalangin ko? Puro kalyo na nga ho tuhod ko, Lord. Kahit sa panalangin natin, nadadala natin yung pagkainip natin. Pero ang turo sa atin ng mga ng Ebanghelyo ay una po, ang tao na marunong maghintay ay marunong maghintay ng may pag-asa. Na kahit hindi pa dumarating yung iniintay mo, mapagpasensya ka naghihintay at alam mong darating siya. Alam mong darating ang inaasam mo at inihintay mo. Pero tinuturuan ka lang ng Panginoon ng pasensya sa paghihintay. Learn how to wait. Matutong maghintay at matutong maghintay ng may pag-asa. Sa panahon ho ngayon, hindi ba, may messenger na, may text na. Pag wala pa yung dumating mo, naiinip ka na. Pero siguro yung mga katulad ko na naabutan yung panahon na wala pang cellphone, pag nag-usap kayo na sa ganito kayo magkikita at alas 8 na, hindi ka maiinip kung alas 8 na, wala pa yung kausap mo o yung kaibigan mo. 8:15 na, wala pa siya, hindi ka naiinis at hindi ka rin umaalis. Kasi alam mong darating yan, na late lang yan. At minsan sasabihin mo, tama ba ako nang napuntahan? Baka mali pala yung pinuntahan ko. Matututo at umaasa at may tiwala na darating ang inihintay. Marunong maghintay. Pangalawa po na pwede nating baunin sa simula ng panahon ng Adbyento ay ang paghahanda. Naalala ko po, may kakilala ho ako. Ganito ho siya pagkakain. Kapag o-order ho kami sa restaurant, habang wala pa po yung pagkain, ang ginagawa niya, pag dumating na yung plato, dumating na yung kutsara at tinidor, pinupunasan ho niya isa-isa. Nilalagyan na ho ng tubig yung baso o tumihingi na ng tubig. Yung sawsawan, inaayos na ho niya. Nagre-ready na siya para pag dumating yung pagkain, handa na siya, kakain na lang siya. Ayusin yung sawsawan, pupunasan yung pinggan, kutsara at tinidor. Ayusin ang lahat. Hinahanda. At ang panahon din ng Adbyento ay panahon din natin ng paghahanda. Paghahanda para tanggapin si Kristo na ang salitang nagkatawang tao. Sana hindi lamang yung pagbibigyan mo ng regalo ang inahanda mo. Sa paaminin natin ngayon, panahong ito ang iniisip na regalo. Iniisip na yung ng mga inaanak, ilan kay ama papamaskuhan ko? Tataguan ka kaya ako ni ninong o ni ninang? Sana ang panahong ito ng Adbyento ay gamitin din natin para ihanda ang kalooban natin na tanggapin si Kristo. Ihanda ang puso, ihanda ang kalooban. Kaya ang panahong ng Adbyento ay nagtuturo sa atin ng mapagpasensyang paghahanda. We wait in patience. We prepare for the coming of Christ. Kaya siguro magandang simulain ito. Huwag masyadong excited. Huwag masyadong parang nagmamadali. Learn to gear down and slow down. Kasi ang taong lagi nagmamadali, naiinip.
Pero ang tao na marunong magpasensya, marunong magantay. Ang inaantay natin, ang pagdating ng Panginoon. Pinaghahandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Kaya maganda siguro itong maging step one natin sa paghahanda natin sa araw ng Pasko, to learn to wait, to learn to prepare. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naloloklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa Ama na turuan tayong maging handa sa puso at isipan upang maging marapat tayong tumanggap sa nalalapit na pagdating ng kanyang bugtong na anak. Buong pagtitiwala nating idalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tapat nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo at panatilihin silang handa sa anumang uri ng pagsubok at pag-uusig. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkulin ng may pag-ibig at katapatang katulad ng aliping naghihintay sa pagbabalik ng kanyang amo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Manahan nawa sa bawat tahanan at sa puso ng mga mag-anak ang kapayapaang dulot ng Adbiyento at maging tagapaghatid din sila ng mabuting balita ni Hesukristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng mga dukha, nagdurusa at inaapi ang biyaya ng pagkalinga ng kanilang kapwa at makita nila ito bilang tanda ng kabutihang nagmumula sa iyo, Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Makamit nawa ng mga minamahal nating yumao ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesukristo sa paraiso. Manalangin tayo. Ama, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang manatili kaming tapat sa iyo hanggang sa muling pagdating ng anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Oh,
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Maaari po tayo, meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Stein Building. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Second Parish-wide Advent Recollection Series sa darating na December 5, 2023, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang traslasyon. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Dr. Gaines Marie Del Rosario, Head ng Lay Formation Center, San Carlos Seminary, Makati City. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala na lang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.